friends! Welcome back sa ating channel. So, for today, meron tayong bagong video. And for today's video, ito yung pinakaunang vlog ko for travel guide. Kung nanonood ka na sa channel ko or kung subscriber na kita and napanood mo na yung aking Jakarta, Indonesia DIY travel vlog. So, minention ko doon, before mag-end yung vlog ko, nagagawa ako ng travel guide to Indonesia. Or things you need to know before traveling or visiting Indonesia. As promised, ito na yung ating Indonesia travel guide. But kung bago ka sa channel ko, make sure mo na subscribe ka and hit that bell button for notifications para updated ka sa aking mga videos. Naisip kong gawin yung vlog na to sa mga may planong pumunta ng Indonesia in general, not only in Jakarta, Bali, and Bali. Okay, number one, flight or airfare, or kung paano kayo pupunta doon. Philippine Airlines or PAL, Cebu Pacific, Air Asia, and Tiger Air. Meron silang flight going to Indonesia. Actually, our first stop is Bali. So, yung flight is from Manila to Depansar. Depansar, yun yung airport ng Bali. Kung seat sale nyo siya mabubook, guys, mahal na yung 3,000. Okay. So, roughly from 2,000 or pero kung maswerte ka pa, mga less than 2,000 up to 2,700. Ganun yung airfare ng one way from Manila to Bali, Depansar. So, yung route namin, guys, is Manila to Depansar, Depansar to Yogyakarta, Yogyakarta to Jakarta, and then Jakarta to Manila. So, apat na flights. Ita times 4 mo yung pamasahe. Puro seat sale namin siya nakuha, guys. So, 2,600 ang pinakamahal na pamasahe. So, advice ko, guys, kuha kayo or abang-abang kayo ng mga seat sale. Dapat masipag lang kayo at matyaga para yung matitipid nyo sa airfare, actually, guys, is idadagdag nyo pa yung pang pocket money. So, travel tips number 1. So, pag ASEAN countries, wala tayong visa. Okay? So, kaya punta ka ng Indonesia, hindi mo kailangan ng visa. Okay. So, sa currency naman, guys, ang currency nila is Indonesian rupiah. Ang conversion is 1 peso is equivalent to roughly 300 or pwedeng 305. Pero dyan, dun lang yung range nyo, guys. Guys, pero advisable, pag nagta-travel kayo, yung dalhin yung pocket money is USD. Kasi, guys, pag USD, mas maraming foreign exchange na nag-a-accept ng USD. And pag peso kasi, pagdating sa ibang bansa, parang bumababa yung value ng peso. So, kung ano yung nakikita nyo sa Google, like 15 or 305 yan. Pagdating doon, pwedeng magiging half pa yan. Based on my experience sa previous travels ko. Asian countries pa lang yung napuntahan ko, guys. And so far, per my experience, though hindi naman talaga ako expert na traveler, same nung iba. Nagsa-start pa lang talaga ako mag-travel. Gusto ko talaga i-share sa inyo to para at least pag pumunta kayo, may idea na kayo. Okay? So, kung USD naman, guys, ang conversion niya is 1 US dollar. Equivalent niyan is 15,500 Indonesian rupiah. Proceed na tayo sa number 3, which is transportation. Okay, transportation is sa Bali, wala silang train and medyo mahirap ang public transportation pag walang train. So guys, pag magtutour kayo sa Bali, suggest ko kahit DIY yan, mag-book kayo ng mga transport services. So you can book yung Klook na app, download nyo, guys. Hindi to paid advertisement, guys. Or kung meron nang nakapunta dati sa Bali na meron silang mga kakilala na nag-tour sa kanila, guys, pwede nyong kunin yung contact nila and then mag-book kayo or mag-inquire kayo ng mga rates. Kami, ang pinili namin para mas mura is transport service lang. So, ano ibig sabihin? Ano ang difference ng transport service tour? Ang transport service, guys, meron kayong driver and ihahatid niya lang kayo dun sa tourist attraction na pupuntahan nyo. So, hindi siya sasama sa inyong mag-iikot sa loob. Haantayin niya lang kayo pagbalik sa sasakyan. Though, sasabihin naman niya, okay, you have 1 hour, 50 minutes, tatanungin niya kayo kung enough na ba yung 2 hours, ganyan. So, nagsasuggest din siya. Yung price, actually, guys, nagbabary din siya sa layo or sa distance from Bali
or from Depansar. Okay? So, yung pinakamahal actually is 2 something, 2.6 to 2.8 kung i-convert mo siya sa peso. Crossover na siya, guys, yung car. Yung alam ko hanggang 4 yung capacity nung yung 2.8. Yan. So, kung mas marami kayo, guys, tanong nyo lang din or check nyo din sa Klook kung ilan yung limit nung car para sa price niya. Pero, guys, sa Zone 1 and sa Zone 2, yung price actually is 1.6 to 1.8. Yun lang yung range. Okay. So, for Yogyakarta, first day namin, same. Kumuha kami ng transport service. So, sa Klook din. Kasi, guys, medyo ano din, malalayo din yung tourist attraction. Pero, yung next day, which is, doon lang kami sa area, and papuntang airport, nag-book na lang kami ng Grab. Pero, guys, pag nag-Grab pala kayo, yung Grab car nila may limit. So, for example, yung Grab car, yun yung pinakamababa. Ang limit niya is 15 kilograms. So, yung next nun, guys, is nag-increment siya per 15 kilograms. So, yung next is 30 kilograms. So, kahit mag-isa ka, kung yung bagahe mo is more than 15 kilograms, so you book yung next Grab car na kaya niya yung capacity or yung kinikater niyang capacity is yung bigat ng bagahe mo. So, syempre, nag-iiba-iba yung rate niya. Depende dun sa car na ni-request. Hindi lang bagahe, guys. Yung same sa atin, may limit din yung tao. So, kung Grab car yan, 4 lang. Okay. So, sa Jakarta, guys, mas efficient yung transportation nila. Okay. From airport, going to the city, meron silang connecting na trains. Panoorin niyo yung vlog ko sa Indonesia kung paano mag-book ng train ticket. Yung airport to airport nila, guys, walang bayad yung train. Yung may bayad lang, guys, is yung train going to city. Next, yung number 4, yung tourist attraction. So, as mentioned kanina, first stop namin is Bali. So, ang Bali, nahahati siya sa 3 zone. Meron silang zone 1, zone 2, and zone 3. So, kaya, yung sa transport service nyo, guys, isend nyo prior yung itinerary kasi nagsasuggest sila kung alin yung mga attraction na magkakalapit and same zone. And, sinasuggest din nila na unahin nyo yung zone 3 kasi yun yung pinakamalayo. Yung sample ng zone 3, guys, is yung Ubud Market. Doon yung makikita lahat ng rattan bugs. Manawa kayo sa rattan bugs, guys, pag pumunta kayo ng Ubud Market. Tip, pag nagsha-shopping kayo sa Ubud Market, yung first na tawad nyo, always, i-divide mo daw sa 3. And then from there, mag-increment sila hanggang sa mag-meet kayo sa price na gusto nyo. So, tinry ko. So, thank you, Loy. Kasi nagamit ko talaga. Yung ginawa namin, inuna namin yung zone 3 kasi yun yung pinakamalayo. And then next is zone 2 which is in the middle. So, yung kasama sa zone 2 is yung Tirtaganga or yung fountain and then Heaven's Gate. Yun. So, yun guys, zone 2 siya. Though, magkakalayo yung mga tourist attraction guys, pero yun yung magkakasama sa zone. And yung last is zone 1 which is nasa malapit sa city ng Bali. All malapit sa Depansar. So, for tourist attraction, plan your itinerary based on their zone. Dagdag ko lang. Guys, kung you're a kind of person na hindi into culture, ayaw mo ng temple-temple, mag-beach ka, so I suggest na sa zone 1 or sa Seminyak area ka lang pumunta kasi andun yung beach or you can opt to book yung Nusa Penida. Ano siya, guys? Island siya. Hindi siya sa Bali. So, magbo-boat ride pa kayo for 1 hour para makapunta dun sa island. Though, hindi na namin siya pinuntahan kasi hindi naman kami beach person. So, hindi kami pumunta dun. And, kailangan mo talaga ng 1 day para matour mo yung Nusa Penida. So, next guys, for Yogyakarta. Actually, ito lang yung pinunta namin sa Yogyakarta. Yogyakarta is known for these 2 temples. Yung Prambanan Temple. Siya yung tinatawag nila na pinakamagandang temple. Para siya yung sa Harry Potter, guys. Sige, ililive ko din sa description box yung link ng Yogyakarta travel namin para malaman nyo kung ano yung sinasabi ko. So, yung next temple, guys, is Borobudur Temple or yung Bell Temple. Para siyang bell, guys. Temple siya na made of bell. So, actually, ano sila? Awarded sila as
Kasi guys, sobrang ganda niya. Kung ano yung makikita niya sa picture, ganun siya sa personal, mas maganda pa siya. Siya yung biggest temple ng Indonesia. If you're planning to go to Borobudur Temple or yung Bell Temple, make sure to check yung map. Kasi meron lang silang designated exit and medyo nakakalito siya kasi same na same yung itsura. Kung saan ka mapunta, kung anong side yun ng temple. So guys, sa Yogyakarta pala guys, meron silang parang divisoria. So, pumunta kami doon. Doon mo makikita yung sobrang daming batik, guys. Kung mahilig kayo sa batik, like yung mga duster-duster na yan, guys. Sobrang dami doon. Isang mahabang street siya. Yung kabilang side niya naman, yung pag-iba nila, sa kabilang side, puro siya food. Okay. Sa Jakarta, guys, actually, 12 hours lang kami sa Jakarta. Kaya kung mapapansin nyo, yung vlog ko sa Jakarta is, anong gagawin mo for one day in Jakarta? So, hindi kami pumunta sa tourist attraction kasi ang pumunta namin doon sa Jakarta guys is shopping. Merong mall doon, Grand Indonesia Mall guys. So kung mahilig kayo sa mga branded, basta gusto nyo mag-shopping and magandang brand pero affordable siya and lagi sila nagsisale, guys, visit Grand Indonesia Mall. May twist yung mall na to. Yung mall is located siya between the two high-rise building. And yung access mo is kailangan mo dumaan dun sa office building. Sasakay ka ng elevator dun sa third floor. Dun yung entry or yung lagusan papunta sa Grand Indonesia Mall. Maganda siya guys kasi may iba-ibang part siya ng mall na parang iba-iba yung theme. Merong parang pa-forest. Ito purely mall lang talaga siya. Pero may parang tourist attraction ka sa loob ng mall. Nag-enjoy talaga ako dun. And nag-enjoy din ako sa shop. Next, guys, is food. Okay, so, sa food, guys, ito yung hindi ko in-expect sa Indonesia. Nasi goreng, which is fried rice. Yun yung best fried rice na tikman ko. Yung with chorizo. Grabe, nag-i-imagine ako. Parang naglalaway ako. Namimiss ko na siya kung inin. And then, mi goreng, fried noodles. And yung nasi lima, yun yung rice na may gata. Though may iba naman sila, meron sila mga chicken. Yun, mahilig din sila sa buko. Siguro pag ASEAN countries, mahilig sa buko. Another tip, pag pumunta kayo Indonesia, itry niyo yung berries sa McDonald's. Kasi doon na namin siya na-try. Meron silang blueberry, McFlurry, and blueberry pie. Okay? And ang pinaka hindi namin in-expect, guys, na gagawin namin, kumain kami sa parang karinderya. Tawag nila padang, guys. Para siyang karinderya na parang buffet. Ikaw yung kukuha ng pagkain mo. Kung ano yung kukunin mo pagkain, yun yung babayaran mo. Masarap siya in fairness. So yun, guys. To my surprise, guys, hindi sumama yung chan ko. Kasi sensitive talaga ang chan ko sa mga pagkain. Ibig sabihin, malinis yung pagkain, safe yung padang ng Indonesia, guys. Yung pinakamasarap doon na nakain ko sa padang na yun, guys. Para siyang eggplant na meron siyang toppings na maanghang. Basta, ang sarap niya, guys. Okay, tama na to, guys. Next na. Puproceed na tayo, hindi matatapos ng video na to. Okay, next, guys, is souvenir. Souvenir na pwede niyong bilhin sa Bali. Dito, guys, yung nanggagaling yung rattan bags. So, manawa kayo sa rattan bags kung ilan yung kasya. Magdala kayo ng mga extra bags na malalaki. Or, sa plastic. Basta, kung kaya nyo, hanggang ilan yung kaya nyo bilhin. Kasi sobrang mura niya, guys. As in, half the price. Kung makikita nyo dito sa Philippines, sobrang mura niya sa Indonesia. Sobrang mura niya sa Bali. And yung mga bling-bling. Actually guys, itong akin, wala lang silang panukli. So sinuklian nila ako ng ganito. Though maraming nagandahan dito sa bling-bling na to. And nagandahan din ako. Tapos nagsisi ako na hindi ako nagdagdag. Akala ko kasi marami pa sa iba. Yung pala guys, na Ubud Market lang maraming ganito. Ayan o. So pag nasa Ubud kayo guys, huwag niyo palampasin. Bili na kayo nito kung mahilig kayo sa mga bling-blings. Sa Yogyakarta guys, bumili kami ng mga batik na damit. Which is yun yung sikat doon. And alam niyo yung nag-uukit sila ng mga imahe doon sa bato. Pero namamahalan kasi kami, so hindi kami bumili. So meron silang maganong souvenir. Sa Jakarta, yung binili namin, wala na, nag-shopping lang kami. For sa souvenirs guys, wala na kasi binili na namin sa Bali and sa Yogyakarta. Sa Jakarta, ibang souvenir yung binili namin shopping. So guys, may additional tip ako. So sa Indonesia guys,
iba yung saksakan nila. Hindi siya katulad sa Singapore, Hong Kong, Thailand, and Taiwan, na tatlo yung saksakan nila. Sa Indonesia, guys, bilog sila. Ganito. CR nila. Though, meron kayo makikita sa mga magagandang mall na yung CR nila may basin na pwede kayo mag-upo. Pero mostly, nung CR nila, guys, is magsaskot ka. Though, sa mga magandang mall and sa ibang areas na medyo nasa proper or medyo nasa center, guys, yung CR nila is basin. And of course, sa hotels, naka-basin naman sila. Yun, sa mga public toilets lang. So, ano pa ba ang pwede kong i-share sa inyo? So far, guys, yun ang ating Indonesia travel guide. So, sana may natutunan kayo. Please like and share this video if may natutunan kayo. Thank you so much for watching. Kita-kita ulit tayo sa susunod nating mga videos. Bye!